Hello, iFantastic Morning. My name is Alexis Asuncion. Hi, my name is Melanie Sumalinog. And we are back to back Sapphire Presidential Director of iFern. So dito po ako lumaki na kung saan nakita nyo yung loob ng bahay at yung paligid. Ngayon, kahit labas-masok ako dito, hindi huminto ang pangarap ko na one day is makakaahon din kami. Life is a choice, kapatid. Nag-work ako sa isang shoe industry. Sobrang fabulous ng line of work ko doon. Pinapadala ko sa Germany, sa China. Always ko laging iniisip, how much is your take-home pay? Sobrang ganda ng work. Wala talaga akong problema, pati sa may-ari. But of course, the take-home pay is not that enough, kahit nung dalaga pa ako noon. The year 2005, nung naglalakad ako sa Makati, one of the buildings sa Makati, nakita ko may isang call center company. Pumasok lang ako, nag-apply ako, and then doon na nag-start ang call center career namin. Time kasi na yon, call center is medyo boom. So naglana ko sa call center. Sobrang ganda naman ng experience ko doon. Kasi yun yung tipong pagpasok mo, mag-headset ka lang, and then after mo mag-headset, uuwi ka na, wala ka ng trabaho. Nung dalaga ako, sobrang ganda ng call center. Lahat ng sweldo mo sa'yo, magbibigay ka lang ng konti sa mga magulang mo, and then puro gimmick. From 2005 up to 2017, it's been like 11 years na nasa call center industry kami. And by the way, dun rin sa call center, at dun ko nga nakilala ang love of my life na si Melanie Sumalino. I fell in love with her and still am falling in love with her because she is a woman of wisdom and a God-fearing person. Nagkaroon ng direksyon yung buhay ko na nakilala ko siya. Pero nung nag-asawa kami, nagkaanak kami ni Alex, medyo nag-start na yung hindi pala enough yung sweldo namin sa work namin. So alam mo yung dati na pang gimmick mo, pang gatas na lang ng bata, pang diaper na lang ng bata. There was a time in our lives na yung monthly ng kotse hindi namin mabayaran. Yung napanalunan kong TV sa call center, kailangan ko siyang isang la sa daddy ko. Tapos sinabi ko lang sa daddy ko na, "Daddy, after naman nito, babayaran naman kita." To think ha, nakatira pa kami sa mga magulang namin. Ang nangyayari is, nag-share lang kami ng konti sa kuryente at ilaw, the typical Filipino family. Nung nalaman ko na pwede palang pagkakitaan kapag ibenta mo yung isang kidney mo, gusto ko rin i-grab yun. Gusto ko lang i-sure, kapag ginawa ko yun, mabubuhay pa ako. Dumating ako sa ganung point. Dahil nakikita na lang kami. Nakikita na kami sa parents ni Mel, nakikita na kami sa parents ko. So sabi ko, lahat na ng racket, papatusin ko. Hindi ako pwedeng maging choosy. Kasi wala naman ang dapat ipagmalaki. Ano pagmamalaki ko, nakikita na ako. Meron pang isang anak, tapos hindi ko makaya even yung panggatas niya, inuutang ko pa. Tapos nababayad pa kami ng monthly ng kotse na. Yun yung naging buhay namin at binubulong namin at patuloy na tinatanong namin sa Panginoon hanggang kailan kami ganito. Turning point ko nung time na yun, 2 in the morning, may katabi ako, 56 years old yata, sure 60 years old, naka-headset at nagko-calls, nagsa-thank you for calling. Sabi ko sa sarili ko, kung ganyan ang mangyayari sa akin, kung wala akong gagawin na kakaiba sa buhay ko, malamang at that age,
ganun pa rin ang nangyayari sa akin. So imagine mo, nagpapalaki ako ng anak, tapos nagpapaaral ako, daycare 30 to 50,000, paano pa pag-college? Dahil din doon, naging eye-opener sa amin, ako personally, na hindi lang ako dapat dumepende sa single source of income. So kung ano-ano na yung niraket namin, number one, andyan yung nagbenta kami ng cloth diapers, andyan na yung nagbenta kami ng wine, at andyan na rin nagbenta kami ng Rodila Siema Cake, at andyan na rin yung nagbenta kami ng lutong ulam. Dapat maghiwalay na kami ni Mel dahil hindi na namin kaya yung ganong sitwasyon. Kumapit lang talaga kami sa pangarap at sa pagmamahala namin. At naniniwala kami na darating ang isang tamang opportunity para sa amin. At doon namin makakamit yung tunay na pagbabago na gusto namin. So kung wala akong ginawang kakaiba, wala talagang mangyayari sa buhay namin. Because I am the type of person na ayaw kong mahirapan, ayaw ko ng saktong buhay. Because I really believe in my heart, deep within my heart, that my God is a big God, that my God supplies everything that I need, everything that we need. Lagi ko nga po sinasabi kay Lord, na Lord, di ba sabi mo kay Abraham na lahat ng nakikita mo is sa'yo. So ibig sabihin, God, lahat ng pangarap ko, ibibigay mo din kasi anak mo rin naman ako. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Until 2016, na-invite na kami sa kumpanya ngayon na iFern na nagpabago ng buhay namin at ng pamilya namin. So nang nag-iFern na kami, it was not a smooth journey. Hindi po siya ganun agad na tipong nag-iFern kami, bumili kami ng package, umaman agad kami. There was a time na sobrang pagod na kami, tapos kailangan namin bumiyahe. Ang nangyari is nag-park kami sa Shell at umidlip kami sa loob ng sasakyan namin. Pupunta kami ng Laguna, pupunta kami ng Rizal, Batangas, ng Cabanatuan, Batangas. Andun yung pagod, andun yung puyat. Andun yung mga times na hindi namin nakikita yung anak namin. Isa pa lang kasi yung anak namin nung time na yon. After ng work namin, matutulog lang ako saglit sa call center for 1 hour. Ang daming rejection, yes, ang daming discouragement. Mga friends namin hindi sumasali. Pero okay lang, dire-diretso pa rin kami. Pero lingid kasi sa kaalaman ng nakakarami, baon kami ng kalahating milyon na utang. Sobrang positive kasi ako na tao. Sobrang happy na ako noon. Ang pinaka-first check namin noon was 30,000 pesos. That was our first check. Tuloy-tuloy lang, sobrang laki na noon kasi pangdagdag sa gatas, diaper. Ika-second namin parang 120,000. So a portion of that binayad namin ulit sa credit card yung utang namin. Then after noon is 180,000. And then nung January of 2017, doon na kami pumalo ng 300,000 plus. Doon kami nag-isip na parang, oops, pwede na pala namin i-full-time tong iFern. Kasi 10 times 2 times 3 niya yung sahod namin. And that time din, doon yung binayaran na ng iFern yung utang namin na kalahating milyon. So ang utang namin na kalahating milyon na 11 years namin binubuno dahil kay iFern, 4 months lang, back to zero na ang utang namin. Doon ang start ng pag-alagwa ng buhay namin dahil alam namin nagtatrabaho kami hindi para lang magbayad sa mga utang kundi this time para tuparin na ang mga pangarap namin. Nakita namin yung fruits namin with iFern, sobrang ganda. On the second year, yon medyo pumalo na kami ng mga 500 to 700,000 hanggang sa nag 1 million. And then hindi namin alam na pwede ka palang kumita sa iFern ng 3 to 4 million or even 5 million per month. And then yes, eto na yung mga rewards sa iFern. So again, hindi ko inisip na magkakaroon kami ng ganitong buhay. So pumasok kami sa LV, and then nakita ko noon yung bag noon, never full nga lang yun eh, that was 68,000 pesos. I never imagined na bibili ako ng bag na ganun. Kaya lang wala kang magagawa kasi rewards and incentives nga. So, kumuha ako ng bag na 70,000 pesos. So, nag-start ako sa Louis Vuitton na 70,000, pero my gosh, grabe, ang dami ko ng bags ngayon.
Sobrang dami. I have Gucci, I have Balenciaga, Hermes. So, hindi ko akalain na magkaka-Hermes ako na Kelly. Kasi, alam mo yung mga sinusuot nila, Jinky Pacquiao, yan. Hermes Kelly na yung simpleng leather lang. And then, Kelly na croc. That is the 2.5 million pesos. So, I never imagine in my life ever na magkakaganon ako ng mga gamit. Shoes na mga 50,000, belt na mga 30,000. Hindi ko talaga in-imagine yun. But then again, sabi ko nga sa inyo, hindi sa pagmamayabang, okay? This is not to brag, but to inspire. Because sa iFern, libre lang talaga siya. Rewards and incentives, nire-reimburse. Walang kumpanya na nagre-reimburse ng luxury items, iFern lang. Nag-start ako ng Rolex na 500,000 and then ngayon nag-end kami. Rolex namin, it's not an end yet, pero Rolex namin is nasa 1.5M, solid gold Rolex. And ito, nakikita ko lang tong mga brand na to, of course, sa may-ari ng kumpanya, si Mr. Tomanitan. Yung AP, nakikita ko sa mga billionaire saying, hindi ko nga alam hanggang ngayon kung paano i-pronounce yun eh. But the AP is close to 3 million pesos. And ngayon, sinusuot ni Alex. Alam mo yung nakikita mo lahat sa Instagram, sa mga magazines na hindi mo ma-imagine na meron ka. Meron kami because of iFern. Life can be from zero to hero. All you need to do is dream and work on that dream. Huwag niyong yung mangarap ka lang, tas matutulog ka. Bangon ka, kilusan mo yung pangarap mo. That's the reason kung bakit noong December 2018, doon naman namin nilabas ang aming kauna-unahang luxury car na Mercedes-Benz GLC 200. So, August of 2019, doon naman namin inilabas ang aming pangalawang luxury car na top-down na Mustang. Pagdating naman sa travel, naaalala ko sa 11 years namin sa call center industry, isang bansa lang ang napunta namin and that was Bangkok, Thailand. Pero dahil kay iFern, the first world country na napunta namin, that was November of 2017, sa Sydney, Australia. Tapos after nun, marami pa, like Singapore, and then yung South Korea. Tapos andyan na rin yung sa Malaysia na kung saan pinadala kami kasama namin yung ibang pilot ng PAL sa Sepang Race Circuit kasi ma-selected Mercedes-Benz owners din. So doon pananalo si Mel as the best female driver dahil sobrang nakaka-proud dahil nanalo siya, marami kaming kasamang iba't ibang lahi. When she won, she didn't win not just on behalf of iFern but also on behalf of our country, Philippines. Hindi ko akalain na makakapunta kami ng London. Libre lahat. Okay? So, sagot ni iFern lahat. Australia, mga ano, first world country. Hindi namin in-imagine na makakapunta kami. Ang pinaka-the best part sa akin was the Amanpulo. Everything was the best. Kaya lang kasi yung Amanpulo, dream ko siya. Ito yung dream na 2011 ko pa lang siya sinulat, pinost sa Facebook. Yung pangarap ko nung 2011, dininig ni Lord nung 2019. And of course, ang tumira kami sa One Shangri-La Residences. Para sa akin, if you are in America, para kang nasa New York. Nasa gitna ka ng pinakamahal na city. Alam mo yun, yung pagbaba mo dito, magsha-shopping ka na sa Shangri-La Mall, mag-grocery ka sa Rustan's. Yung parang buhay ng mga artista.
Kaya sobrang sarap naman. Hindi ko inakala na makakatira kami dito sa 50 million na condo. Hindi talaga. Ang alam ko lang dati is masaya ako na nagsuserve sa mga tao, nagsuserve sa mga downlines. But one thing I can tell you, it is very, very, very worth it. Walang company na magbibigay sa'yo ng ganitong buhay. Every time na tinitingnan ko yung success namin ngayon, hindi siya yung, ano, yung chamba lang. Hindi yung dahil na, naswertehan kami. Hindi siya eh. Trinabaho talaga siya. Pinagpaguran talaga siya. Hindi naman siya magiging ganito kasarap kung hindi namin siya pinagdaanan. So, lahat yon hindi ko pinagsisihan. Lahat yon sinu-cherish ko yung moment na yon. And lahat yon nagiging kami to because sa lahat ng mga pinagdaanan namin noon. Medyo natanong nyo kung napapagod ba kami. Ang sagot ko, oo. Pero ang tanong kung sumusuko ba kami, ang sagot ko, hindi. Pero ngayon pala, dahil sa unstoppable team, ang dami pala naming anak, ang dami pala naming pangarap ng mga tao na umaasa, na ginulong na rin namin, na dinamay na namin. Kung kami nga nagpayaman, dapat sila rin next na yayaman. Tama ba? Sa tao na imbita po sa amin dito, sa Applanza, ang aming kumpare, yan, maraming salamat at pinakilala sa amin si iFern. To say thank you to Sir Tom and Madam Kim is such an understatement. Maraming salamat. Lagi nga sinasabi namin, words are not enough. Sobrang laking pasalamat namin. Binago nyo po yung buhay namin. We love you so much and for sure, times 10, times 100 din po ang babalik sa inyo and sa next generation po ng pamilya niyo. Kung ikaw, medyo sinukuan mo na yung pangarap mo, I tell you, huwag mong sukuan yung pangarap mo sa pamilya mo, pangarap mo sa anak mo. Tandaan mo kapatid, walang pagbabago kung walang mababago. Ang pagbabago ng buhay dito sa iFern, hindi po nangyayari sa isa, kundi sa marami pa. Hindi po siya tsamba dahil meron siyang sistema. So just keep on fighting, just keep on dreaming, and act on your dream. Kaya naniniwala ako at ng buong pamilya ko that iFern should be your choice.